Miss Universe Pageant 2023 updates. Miss Universe El Salvador Committee had an important announcement with regards to the anomalies of announcement of top 5. So, narito po ang ilan sa mga pangyayari. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matapos ng umingay ang isang anomalyang naganap dito po sa Miss Universe 2023, hindi lang po sa Pilipinas maingay ang issue ng pagkakamali ng organizer ng El Salvador Miss Universe 2023 edition, kung saan marami na po mga celebrity ang mga nagbigay ng kani-kanilang mga saloobin patungkol sa issue na ito. So, ang hinahanap kasi ng mga Pinoy at ng ilan sa mga fan ni Miss Michelle D sa buong mundo ay yung paliwanag ng nasabing organizer dun po sa kanilang ipinost sa social media na agaran po nilang tinanggal. Isa sa mga inihiling ng lahat ng mga nakapanood at sinasabing nagkaroon nga di umano ng anomalya sa nasabing event na magpaliwanag ang mga organizer sa nasabing event. Pero sa ngayon ay yung mga celebrity na kilala nga po na talagang bet na bet itong si Miss Michelle D ay nagbigay din ng saloobin na ang kanila pong expectation ay si Michelle D ang papasok sa top 5 at isa siya sa makakoronahan bilang Miss Universe. Yun po yung ating paniniwala at ilang paniniwala ng mga passion or pageant experts. So, katumbas pa nito, ngayon nga ay trending din at pinag-uusapan sa lahat ng social media platform ang video ng pambabastots ng harap-harapan kasi nasa Mexico po ngayon itong si Michelle D na kung saan meron po silang parang magpapapicture sila na ora mismo pinaalis po siya. So, isa yun sa very parang awkward moment po para kay Miss Michelle D. Parang nabastos, hindi lang si Michelle D, kundi yung nire-represent niyang bansa, ang bansang Pilipinas na nakuhanan pa po ng actual footages. So, dahil po dito, ay marami po talaga ang humihiling, no, na sana nga ay maimbestigahan kasi ginigiit po ng El Salvador at ng ilang mga organizer na sana daw ay matanggap na ng Pilipinas at makamove on na daw ang Pilipinas patungkol sa bagay na ito. Sabi po ng isang caption, no wonder na nag-resign na, no, kasi sa next representative pinatikim nila ni Halu ng unplaced ang Pinas last year. Ngayon, ito mas malala pa, no? Kasi nga tapang parang sinasabi talaga na bawat taon parang hindi pa man nagaganap ang pageant, eh meron na po silang mga winners, no? Ganon po ang nakikitang dahilan. Kumbaga talagang may anomalya. Wala pong, kumbaga kahit po yung paglalaban sa entablado, parang for formality sake na lang. Pero in reality, meron ng winner. Sabi po ng Miss Universe El Salvador, eto na nagpaliwanag po sila. Miss Universe El Salvador said, "We are sorry to say that the recent Miss Universe Top 5 announcement is a big mistake. Michelle D of the Philippines is the fourth spot in Top 5, but the Antonia Porcelid of Thailand has been declared as the fourth spot in the Top 5 list. The Miss Universe El Salvador will take the responsibility for this, but still congratulations to all the representative of each country. We do hope you understand the situation. Thank you." Ganto lang ka-easy at kadali, no, kung paano po nila binura at kung paano po nila in-explain yung kanilang mga sarili. Pero technically, wala po silang inilalabas na any resibo or any ano pa man yung dapat po nilang ilabas na makakapag-pacify sa kalooban ng mga Pinoy. Kasi sabi tuloy ilan sa mga Pinoy pageant fan na nag-post po ng ganito, "The Miss Universe Organization together with the Miss Universe El Salvador Committee had an important meeting after the coronation. As per agreement, top 10 shall come back at the Miss Universe coronation venue tomorrow for re-announcement of top 5 #di pa tapos.
So, ito po ay gawa-gawa lang ng mga Pinoy kasi nga 'di ba parang hindi tayo wala pong mag-move on sa pagkakataong ito dahil alam natin na tayo po talaga ay naluto, na cooking show tayo. Kasi kung tayo po ang pagbabasihan natin ang mga ipinakita ni Miss Michelle dito po sa contest na ito, dito sa pageant na ito, nangingibabaw po talaga ang ganda niya sa lahat ng aspeto. Kaya nga umakot siya ng award eh. Isa pa sa napansin po ng ilan sa mga netizen at sa mga nag-abang ng beauty pageant, na tila baga wala din pong best in swimsuit. Hindi natin alam kung bakit po wala, pero nagsuot po sila ng swimwear, no? So, abangan na lang natin kung ano po ang gagawin pa ng ilang mga organizers, no, patungkol sa bagay nito. Pero as of now, may investigation na pong nagaganap. So, dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga komento at reaction ninyo patungkol sa ating last update. Unahin natin si Mr. Rapi Sale. Sabi niya, "This is a new history of Miss Universe cooking show." Sabi niya. And, Miss Universe Cooking Show 2023, for me, kung ganito naman ang rules ng Miss Universe, much better na don't send our Miss Universe Philippines. Mangyari pa yan ulit. Sayang naman yung time at saka effort mo kung same as Miss Grand Cooking Show. Both are the same, Thailand owner of pageants. Think first before you enter the pageant. Ayun, yun po kasi yung nakikita natin kasi nga nandun sila sa homeland nila. Kaya parang napakalaki ng edge na talagang mapapasok siya. Kasi although it's an honor na naging parte po ng top 10 itong si Miss Michelle D, pero talagang mas masakit sa kalooban na ipinos na kasama siya tapos biglang tatanggalin. Sabi ni Miss Pretty Kawaii, aasa pa tayo dyan si Janine Togonon nga walang nagawa. Which is true, di ba? Kasi parang nai-announce nila yan eh, kahiyaan na lang po yan eh. Mawawalan po ng kredibilidad ang Miss Universe pageant kapag po binawi po nila yan. Pero, Dana, gumaya sila kay Mr. Steve Harvey, no? Yung ginawa po ni Mr. Steve Harvey. Sabi ni Miss Pretty Kawaii again, boycott muna para ma-realize nila ang importance ng Pinoy fans. True. All over the world, ang Pinoy po ang sinasabing pinakamalakas na boto sa fan votes. Kaya nga pinagtataka natin bakit hindi si Miss Michelle D ang nagwagi doon. Kaya pwede na kayo refund ng inyo pong itinaya, yung inyo pong ginastos para doon. Dahil marami ng Pinoy ang nagre-refund online dahil hindi naman sila nagpakita ng resibo kung sino ba talaga ang nagwagi. Sabi ni Joey Rocamora, tama, ban muna yung Miss Grand International at Miss Universe kasi malabo talaga manalo ang mga lalahok. Kawawa naman sila kasi simple lang naiinggit ang mga Thailander sa mga Pinay. Beauty and brain ng pageants. Kaya kung ako sa inyo, boycott nyo kawawa kasi pagod na siya. Pagod na, sayang pa pera. Taga nyo yan sa bato yan. Ayan. So yun na nga po, no. Yun yung isa sa mga ikinakasikip ng dibdib ng maraming Pinoy ngayon. And of course, sabi ni Celia Bong Hanoy, buti pa Steve Harvey noon naging honest. Salute and kudos to him. True. Di ba nung nagkamali siya, anong ginawa niya? Agad-agad itinama niya yung mali niya at ibinigay niya yung tama kung sino ba talaga ang Miss Universe. Sabi ni Miss Pinky Arabello, please tell her to go home. Lahat ng pababastos gagawin nila para lang mapahiya sa ibang bansa. True. Kaya nga po pinauuwi na ngayon si Miss Michelle D. Pilit ng pinauuwi dahil parang inaabuso na yung kabaitan ng tao dun sa Mexico eh. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.